sa inyo mga kuis. Kamusta naman kayo? So, ngayong araw, i-discuss natin ang mga karamihang tanong ng mga kasamahan nating mamaneho, bumibili ng sasakyan. Kasi karamihan ngayon sa mga sasakyan yung mga brand new, ang lumalabas na head unit is yung mga capable for Android Auto or Apple CarPlay. So, isa sa features, safety features nito is yung hindi mo siya magagamit, hindi ka makakagamit ng head unit mo, lalong-lalo na sa panonood ng mga movies, pagbabrowse, paggamit ng ibang application, except sa mga navigational application at saka yung mga related sa music. Pero movies and then yung mga internet pagbabrowse, surf, lalo panonood ng YouTube, hindi natin siya ma-access. So, yun ang topic natin ngayon. I-discuss natin kung paano ma-bypass yung mga head unit natin. Ang mga kailangan natin sa pagbabypass ng ating head unit or yung lalo specifically yung Android Auto is isang smartphone, mobile phone, Android, and then isang cable capable for data reading. Dito muna tayo sa Android phone. Yung Android phone, kailangan natin siyang naka-root. Katulad sa iPhone, kailangan naka-jailbreak. So, kailangan natin ng Android na phone which is rooted. Kasi kung hindi siya rooted, mahihirapan tayo. Actually, wala pa ngang application na kayang mag-bypass ng head unit natin. So, kailangan nyo muna siyang i-root. Pero, paalala lang, nasa inyo na yon kung paano nyo siya i-root kasi may mga times na possible siyang ma-break o hindi na siya umandar, masira. Risk nyo na yon kung paano kung i-root nyo siya. Pwede naman kayo magpalit ng head unit. Yun nga lang, medyo pricey. Yun, capable na for Android. Android na yung head unit nyo. Medyo pricey siya. Pero yun, hindi nyo na kailangan ng mga bypass. So, simulan na natin. Mamit ako ng lower version ng Android phone. Hindi ito mismo yung phone na ginagamit ko para at least, 'di ba? Just in case na ma-break man siya, at least medyo hindi na siya ganun kabigat sa puso, no. Ito yung aking Note 4 siya. So makikita nyo ito, ayan. Makikita nyo siya kung rooted na siya, kung meron siyang ito root check tsaka yung super SU. Ayan, nakikita nyo ba? So, ngayon, kailangan nyo rin syempre mag-install ng Android Auto. Ayan, yung Android Auto na yan. So, yan yung kahit naman hindi siya rooted, kailangan mo pa rin siyang i-install para ma-access mo yung features ng head unit mo dito sa mobile phone mo. Okay. Ang gagawin nyo is i-click nyo yung Android Auto. Ayan. So, lalabas yung logo niya. And then, punta kayo sa settings. Sa settings, ito. Okay. So, sana nakikita nyo, no? So, sa settings, ayan. Punta kayo sa pinakababa. Hanapin nyo yung version. Yung pinaka-version niya. Ayan. So, i-click nyo siya ng ilang beses. Yung version na yan. I-click nyo yan ng ilang beses hanggang sa may lumabas na notification na meron na siyang nag-activate na yung developer settings niya. So, in my case kasi, okay na siya. So, hindi na siya lalabas. Ayan. So, itatap nyo lang yan ng ilang beses para lumabas yung developer settings. Ngayon, paano nyo makikita yung developer settings? Nandito siya sa pinakataas, yung tatlong tuldok. I-click nyo lang yan. And then, ayun yung developer settings. Click yung developer settings, basta yung mga ganyang option. So, i-click nyo yung unknown sources sa pinakababaing may phone. So, i-click yung unknown sources. And then, kung meron na rin lalabas na update ng Android Auto nyo, i-click nyo na rin siya. Gamitin nyo na yung new Android Auto. So, once na na-activate nyo na yun, i-download nyo sa phone nyo yung, so exit ko muna, i-download nyo yung AA Mirror. Ito. Lalagay ko sa baba yung download link. I-check nyo na lang.
AA mirror. So ito actually marami siyang application na pwede niyong gamitin para ma gamit yung features ng Android phone nyo sa head unit nyo. In my case, ang ginagamit ko is yung AA mirror kasi mas para sa akin mas okay siya. So ang gagawin natin, so i-connect lang natin yung phone natin. So i-connect lang natin siya. Okay, so naka-connect na. I-connect din natin siya dito. Ayan. So ganyan ang mangyayari. Parang reading USB na siya. Okay? So, i-open natin yung ating head unit. Lagay natin sa yan. Automatic naman yan na pag nakasaksak na yung head unit, yung cable nyo, automatic na niyang babasahin and then pwede niyo nang i-access yung Android Auto. Lalabas yan dito. I-click yung Android Auto. Yan. So, unang lalabas is yung sa akin kasi ganyan ang unang lumalabas. Pwedeng iba rin ang unang lumabas. Pwedeng yung Google Map mismo, pwedeng yung Waze. Depende sa mga, alam ko, depende sa last na open mong application eh. So, painahan ko lang yung radio, pasensya na. So, click lang natin yung pinaka-button dito, tong bilog na to. Okay? Pagkakita nyo dyan, ayan, lalabas na yung mga application na binabanggit ko kanina, yung CarStream, yung AA Mirror, yung AA Stream, yan. Yung CarStream, baka maglabas tayo ng panibagong video dyan kasi medyo komplikado yung pag-access nyan eh. So, dito muna tayo sa AA Mirror para buong, yung buong application ng phone natin, yung buong mga na-install nating apps is ma-access natin. Yun, pag dinownload nyo yung AA Mirror, may application lang kayong gagawin. Actually, pag dinownload nyo yun, lalabas yun sa phone nyo na in first time, lalabas yun sa phone nyo na kailangan nyo i-trust yung application na yun. And then, i-okay nyo lang. And then, for the settings ng AA Mirror, kailangan naka rotate siya ng 90 degrees. Ayan. Ito. Yan. Kailangan naka 90 degrees yung ano nyo, settings nyo. Ako, nilagay ko yung brightness niya sa 0 para at least kahit papano, hindi ganon kalakas yung gamit nung battery nung phone mo sa brightness. Kasi actually, mirroring siya ang nangyayari. So, gumagana yung phone mo at the same time gumagana, nagre-reflect din yung kung ano nire-reflect sa LCD ng phone mo sa head unit natin. Okay? So, kailangan naka-zero yun para at least hindi naman ganun kabigat yung battery yung kinukonsume niya. And then, yan. Yun lang naman. For the audio settings, normal naman yun as is. So, yun. Hindi pa lumalabas. So, i-disconnect ko lang ulit ha. Just in case sa inyo na ganun ang mangyari, i-try nyo lang disconnect and then i-reconnect ulit. Baka gumana na siya. Kasi minsan naglolo ko lang itong phone ko eh. Okay. So, AA Mirror. Ayan. So, lumabas na siya. So, meron siyang sidebar dito. Pwede nyo rin i-access dyan yung mga applications nyo. Ayan. Pwede kayong manood ng movies anytime. Hindi nyo na kailangang i-handbrake pa yung sasakyan nyo para lang makapag-play ng mga videos. So, ito, videos. Ayan. So, since medyo marami-marami tayong videos dito, hanap tayo ng movie para mapakita ko sa inyo. Ayan. For example, itong Joker. Any player naman, pwedeng mag-play yan kung anong naka-install sa phone nyo since nagmi-mirroring lang naman siya. Ayan. So, lakasan natin yung volume. So, ibababa ko yung handbrake. So, ngayon, nakaangat siya. Ayan, naka-handbrake siya. Ibababa ko, nagpi-play pa rin siya. So, hindi siya yung kailangan mong itaas ang handbrake mo para lang magamit yung features na ito. Okay? So, yan. So, pwede ka rin, kung gusto mong gumamit ng other applications mo, yun. Pwede rin naman.
minsan sa akin sa phone ko, since hindi ko minsan ma-access yung sidebar kasi dito, binaback ko siya sa phone ko. Pero in your case, baka naman ma-access niyo siya. Yan. And then yan. Music, audio, pwede din. Yan, pasensya, wala akong music dito. Ayun, marinig niyo na siya. Yan. And then sorry. Yan, pwede niyo siyang chill, pwede rin kayo mag-Facebook or anything. Yan. Pwede rin siyang actually, may tuturo ako sa inyo paano naman kayo makakapag-access ng TV kung gusto niyo magkaroon ng TV. So meron tayo ditong application na ituturo sa inyo, LiveNet TV. So yan ang kailangan niyo i-download na application. Pwede na kayo makapanood, pero kailangan meron kayong data kasi yun yung makakapag-access sa inyo. So ipapakita ko sa inyo pag may internet ako kung paano siya ma-access. Okay? Next time, gagawa tayo ng video for other application. So, last na pala, sorry. After nyo pala siyang, balik tayo dito sa phone ko. So, alisin ko lang. After nyo palang ma-download and then ma-install yung AA Mirror, kailangan nyong, bago nyo siya i-open, bago nyo saksak dito sa head unit natin, kailangan nyo munang i-activate tong AA Phenotype. So, yan yung magpa-patch nung application. So, i-click nyo lang to, app list. Punta tayo sa, okay, yan. Click nyo yung AA Mirror. And then, pag na-click nyo na yan, click patch. And then, you're good to go na. Okay na yon. Pwede nyo na siyang isaksak dito, papunta sa head unit nyo. Okay? So, yun guys yung paraan kung paano nyo bypass yung head unit nyo without using, hindi nyo natatanggalin yung head unit nyo, and then magkakabit kayo ng other components like TV Plus or other, o magpapalit ng head unit para sa Android. Though may iba na gusto talagang magpalit ng Android head unit para at least hindi na hassle na magkakabit pa sila ng phone. Okay lang naman yun, may mga nabibili naman na medyo mura, pero kung gusto mo talagang branded and then may warranty talaga, medyo mapapamahal ka talaga. So yung mga gusto mo na maka-budget, ito yung pwede sa inyong ma-try. So applicable siya sa lahat ng mga sasakyan na capable for Android Auto. So i-try nyo, and then kung gagana sa inyo, mag-comment lang kayo sa baba, give a video thumbs up, and then mag-subscribe lang kayo para sa mga future pa nating videos ipapakita dito sa atin. So yun lang mga quiz. So maraming salamat, and then ingat kayo. God bless. Thank you.